to our production team, no? That's always making sure that's yung quality talaga ng broadcast natin, top notch, no? Despite the challenges din, minsan, sa connections, no? Yes, oo. Yes, oh. Medyo natin na technology. Pero, oh. Yun, medyo nagbago ng konti, no? Andito na tayo dito sa andito na tayo ngayon sa ating running game. Nag 1-3-1 na yata, no? Oo. Makaray si Awi. Oo. At the first blood pa nga doon ng Hayabusa. Actually, they were forced eh. They, so tinry nila yung 4-1 nung umpisa. Kaso medyo may part sa kanila, oops, hindi natin pwedeng iwan yung Chow sa ibaba. So, yes. Parang ang mangyayari dito is that babantay-bantayan minsan yung baba, and at it, that was gonna be the truth na medyo magsistay doon. Renjay? Renjay is deep for that part. He will stall out a lot of time. Lalagyan lang siya ng ano dito. Reverse time. Force the flicker against Renjay. Bumati dito si ano, no? Secret. Sumipa si Renjay kagad. Napakabilis. Flicker out Secret dito. Ang dami nang na-burn ng next play. They need to walk out. Mm-hmm. Mainit yung cop. Ang init ng cop sa early game eh, no? Oo. Dito ng BLUFIRE. Ano naman eh, talagang palag sa umpisa eh, pero yun nga lang, this gonna be a very ticking time bomb for them, lalo na sa NXP solid. Lalo na, pagka, yung power spike ni H2, which is right now, level 5, may Tempest of Blade, kaya niya nang mag-pick off anyone on the side of BLUFIRE. Nakamention na ako kagad ng kill din sa H2, very early. Actually, napakaganda, medyo na-miss out ko yung instant replay doon. Pero, I think this is the first blood ng BLUFIRE. Ito yung kanina pa. No. Pero ganda ng stall out ni Rene J doon. Nakatakas pa yata si Rene. Yeah, nakatakas pa si Rene J doon. Sa layo ng nilakad. Na timing na nung ano, ng reverse time yung Shun po eh. Yun nga lang may flicker ta sakto si Balmod yung wala namang pang crowd control si Balmod, iniikot-ikutan niya. Then sinipa na lang siya bigla ni Rene J. At nakuha ng push si Rene J doon. So doon nakuha yung punishment on the early 0-4-1, no? Na ginawa ng BLUFIRE. Or 1-4-0 pala. And yeah, right now, gold lead, even. Pero again, I can't but feel na pag nag-stall out o tumatagal yung laro, dun papasok yung kahinaan ng comp ng BLUFIRE. Mm-hmm. May part dito, no, no, parang wala nang planong i-contest yung NXP solid dito. Kasi 100% dito, they could win the late game. Kumbaga, yung BLUFIRE dito talaga yung kailangan mag-initiate, kailangan nila maging aggressive and get the objective as fast as they can. Kasi yun nga lang, pag na-hold out sila dito because only the minion wave, wala silang choice. Talagang lalakas, magkaka-item talaga the rest of the team ng NXP solid. And Renji is really a god, no, on side lane. Na-pressure na kagad yung side lane eh. Okay. 'Di ba? Na-pressure lumipat na yung ano doon, yung Balmod natin because there is no choice but to maintain that lane. And ayun, nag-switch na lang din sila H2, sinamahan si MB just to establish pressure up top. At least yung konting lead nakuha pa rin ng BLUFIRE just because they got the turtle on. Pero in terms of gold, no, in terms of map control and side lanes, ayan, next play pa rin. Ano eh, yung part na hindi natin na napanood during the technical pause, yun yung time na ano eh, na silver lining for the side of BLUFIRE na dapat nabasag nila yung gitna, which is hindi nga nangyari. Yeah, we got the Louie here. Fake ultimate na lang yun. Parang ano, no? Dapat high tempo comp to ng ano eh. BLUFIRE. Pero it's slowing down, ha? Late sila ng entrada dito para sa babatiin nila yung Fatal Links. Willing sila. Kung Fatal Links na kagad si Yawi, Dragon Form onto the backline. Dali si Ancien dito. May H2. Mm-hmm. Dali si H2 si Ancien dito. Nadali na rin yung PNK. Alright. Ayun na. Safe to say. This might be it, Renjin. I mean, ito yung kinakatakutan ko na pwede pang mangyari on mid on late game. Kaso kung na-playoff na ng NXP solid as early as 5 minutes, BLUFIRE is close to none yung chance nilang manalo on this specific game. Yeah. Dito na nararamdaman yung ano, dito na nararamdaman po yung it all started on a tri-bade and got onto Yawi. Tapos, gaya nang sinabi mo exactly, Rob. MB here, Yuzong lang. Disrupt, no? Ay, naiwan yung digi sa may harapan. And that's it. Wala na sa antaras dito. So, I think, ang magiging ano na lang rito ng BLUFIRE is, they have, ito kasi mahirap eh, no? Pagka naghahanap ka na lang ng mali doon sa kalaban nyo. Which is, mahirap. I think, it's close to none as well. Yung magiging error dito ng NXP solid. Kasi magagawa na at magagawa ng paraan eh. Kahit si Yawi namatay na siya twice, kaya niyang ulit-ulitin lang na pasukin yung buong BLUFIRE just to soak up the damage. Kasi right after, pwede nang tapusin ng mga carry nila.
nakuha ni H2 tol. Ganun lang, simpleng talon lang. Ni-reverse time siya. H2 will be diving in. Dragon darating na lang rin, no? Black Dragon form. Chester for the backline. Secret wants to go for that one. I'm not sure if the kill will be completed. Mega kill already for MB. There is the gun was done in by that Diggy against the Kagura, but it doesn't matter, no? At kahit si MB hindi basta pabubura dito sa binabato ng ating low yield. This is expected. Oh, yeah, definitely. Went for the deletion towards secret. Yawi here is starting to itemize in a sense na nawi-withstand niya na yung mga pakonti-konti pa-chepi-cheping bato ng BLUFIRE sa kanya. H2, what is that? There's no surprise on that kind of performance. You know, going for push, going for farm, leading the experience here sits at level 11. Were the highest, well, si Chung pala mataas din yung level dito. Pero with some, against a team na meron pang mga level 7s. To be honest, hindi nga kailangan ni Yawi mag-itemize dito for like magic. Eh. Well, may Louie dito, even yung Diggy. Kaso, kaya kasing burahin agad yung dalawang squishy hero na yun. Eh. There's only the one who could be able to deal as much as damage is yung Hayabusa. Pero, Shadow Kill can as much as kill only at least one hero on the side of NXP Solid. And, sino pa yun? Yeah. Oh, nahuli si H2. Babatoy nila, Finch Poise to be used. Maganda yung crowd control kay H2 for the pickup. Pero nararamdaman mo na talaga yung kakulangan ng damage dito. Ng BLUFIRE. Hindi na ganun ka-threatening yung comp ngayon. Ngayon, ramdam mo na pag nilagay mo yung tank sa harapan, mas nadidistrap lalo yung BLUFIRE. And you can actually see the maneuver here by H2 and Renegade going for the side lane flank, no? Tapos, again, up a clash. Sa likod, darating si MB. Totoo. Eto ba? That was very heavy. Black Dragon form. I think for zone out lang. Para makuha yung push sa mid. No? Tapos antayin nilang respond dito yung BLUFIRE. May isang nauli. Si Chester umabati dito. And that's gonna be the Ugi. Shadow kill completed against that Kagura. Here comes Renegade onto the side. Pinadala naman yung aso doon. Kinagat-kagat yung ating Kung Fu Master. Mga kaibigan, Renegade na-burn na lahat ng kanyang G22. There is gonna be the Shunpo away from the reverse time. Yawi now staying down for the turtle 50% health. Fatal Links. Binati kagad dito. Siyempre ng time journey down for the Diggy. Na-kill, na-execute. Coming in from the ult ng ating Valmond. H2 has to use his Blade of Tempest just to walk away against the advance here of BLUFIRE. Medyo nagkaroon ng konting breathing room doon yung BLUFIRE. At the force out nila. At least, kasi medyo nag-overextend na rin talaga yung next NXP Solid. Eh. Like for MB using the Dragon just to go pearl buff. Yun yung nakitang way ng BLUFIRE to strike back. And well, yun, may konting dip, no? Pabalik sa gitna, yung gold lead dito ng next play Solid. And hindi nakuha yung push tala sa mid, by the way. Walang pumalo ng mid. Pero isang hinga naman na lang yan, yung mid lane outer turret dito. And still, the side lanes is still in favor dito ng next play Solid. Maybe siguro depende. Ang maganda dito, yung threat ni Yawi, wala na talaga. Because the Fatal Links, automatic talaga time journey. Dragon form again, haharap si MB. Unseen, cannot be seen anymore into the map because he's gone. There is gonna be our angry activated dito. Pahabol para kay Kripsu. Tumanak from the Jeep Kundu ni Renny J. MB here will not be swinging in. He will be swinging out. Here comes Secret sa may Gedli. Habol para kay Yawi. And of course, mabaat ang next play Solid kasi wala pa si doon H2. Who's able to shove the lane up top. And will now be hovering here in the mid. Okay, so what's actually happening, you know, parang pick up. To be honest, yung papaling kumpa dito ni Crypto was the one who's giving NXP Solid the hard time kung, para pag pumapasok. Yun yung parang nagiging initiation nila bukod sa reverse time. And eto lang. So, sige, dahil wala na yung Diggy, eto na yun, set up na. Pwede na bumuelo si Yawi, double kill tol. H2, sabay takbo. Kasi ganoon niya na yung kanyang misyon, na habulin na lang din doon ni Paring Chu. Lord, resurrect. And I think makakataas. He will just walk away. Nakakaisa pa rin, nakakagulang pa rin talaga dito yung next play. Totoo yan. Pero ito, easy pick-up na naman tayo for the Balbon. Renegade dito, gonna be unstoppable on that show. Ito pa eh, no? Nahihirapan silang... Wow! Beautiful play, man! One inch punch? Play card? Pasuntok lang, man! Medyo ang bilis nun, ha? Yes, grabe si Renegade. Ang init ng kamay! Man, bilis dito. Hindi pa pala tapos yung Gera Blade of
Tempest kagad sa may pinakalikod na for H2 1 last auto attack. He will be able to walk away. Hindi, namaalam naman. Natuluyan pa rin naman ang Luigi dyan. But at what cost might be everything. Monster kill. Anong nangyari dito sa Bluefire? Drinagon. Mm-hmm. Drinagon ng MB, mga kaibigan. And that will be it. We have the inner mid lane. Inner mid lane turret destroyed here by next play. Definitely, there's no way for Bluefire to be able to come back into situation. I mean, kung kita natin, it's just about doon si MB. Si MB, no, pag pumasok dito kong Yusong, there's no way na hindi siya makapatay at least one. Yeah. And yung damage na binato sa kanya will just be mapupunta lang doon sa ilalifesteal niya lang ulit. So, yeah. Parang this, ito yung pinaka-burden for the side of the Bluefire is kung paano nila matatanggal kagad sa equation yung Yusong, and I don't think it's gonna happen in this composition. Malupit dyan, first pick yung Yusong. Oo. Pero parang, di ba, wala makitang direct counter for it. Like, Yusong can embrace and hit anyone. Eto, tingnan mo yung config na to. Bantayan nyo si Renny J. Kita ka agad dito si Secret, mga kaibigan. A soul of love out to Renny J. Ang moment na lang palayo. And yeah, defensive muna ang stance ngayon ng Bluefire. Slow and steady muna to. Anyway, no, there might be a possibility siguro na they could try to steal the Lord. Medyo hindi na nagme-make sense dito yung ano eh, yung comp nila rin. Yung Hayabusa dito ni Chu still yet to find. Parang pagka sa team fight kasi, parang Shane, parang isipin mo, who would you go into your ultimate? Kahit si Chester dito siya lang gumagalaw for to zone out eh, no? The rest NXP for the Bluefire, sorry. Kahit payong lang eh, atras ka talaga eh, 'di ba? Ang kailangan bantayan dito ng ano ng Bluefire in terms of their formation is saan man gagaling si Renny J, kasi napaka playmaker ni Renny J dito. Bluefire is ready for H2 to dive in, no? Pero yung disruption lang na ginagawa ni MB tsaka ni Renny J, grabe yung sync netong next play, mga tol. Down for Secret. Makunachi na si Secret dito, pero kung mag-isa ka lang, walang makunat sa marami. Flicker out and Secret is no more. Medyo na paaga ng labas ng brush si ano doon. Si Secret. Oh, I think he was trying to steal yung Lord doon, kaso hindi niya yata kita yung HP. Then suddenly pag out niya, wala pa pala sa kalahati yung bawas doon ni H2O. Kung si Imagine yung nagkakas nito, sasabihin ni Imagine, alam mo bang, pag yung Secret lumabas, hindi na secret yan. Chismis yan, mga kaibigan. That's gonna be the Slayer against the Digi na tinatabaho ni H2 dito. Limbs also delivered towards critical health. And anytime soon, kumakatok na yung next play ng Ligaw dito sa base ng Bluefire, mga kaibigan. Inhibitor Turret is the only one alive to protect Bluefire from a 2-0 defeat against next play. Wow, hindi pa tapos parang Shane yung base dito, pero we're already saying that kasi talagang ano eh, ang hirap na ng sitwasyon talaga dito ng Bluefire. Any lanes, how could he be able to defend this one? Kahit dire-diretso lang dito, it's just the Yusong itself. Kayang-kaya silang i-zone out. Kaya talaga. Ang problema, paano yung juggle siguro ng minion wave dito? There is Renny J. Very quick on getting objectives. The most important thing. At may oras pa syempre para dumitipit sa may pinakaharapan. Mga kaibigan, marami na lockdown dyan. And no minions up to the top. No inhibitor turret. Yeah, we're gonna focus on ang daming crits na pinaulan. Mula doon sa Ongi Shadow. It's gonna be slay down in against the Atlas. Pero nakakap yata dito ng mga members ng mga taga Bluefire. At makikita mo na butas na din yung top lane in. Hit third dito ng Bluefire. And all base, all doors against them is opened up by next play solid. Oh my god, ladies and gentlemen, I think it might take a single pick off para matapos tong laro na to, or if they would like to turtle it out on the Luminous Lord, for sure matatapos na doon. So for itemization dito, iniisipan ko paano pa kaya yung magiging bawi, pero look at that damage from H2O. Ito na yun eh, ito yung sinasabi natin na pag luminous game, ayan oh, shala. Kaya sa MB. Kaso right up, hindi na nasundan. Yeah. And well, textbook talaga dito yung next play lagi. Mga kaibigan, Louie will be deleted here. No minion wave, J. Yeah, walang minion wave muna dito. May konting stall out pa. Pero dun nila pag yung Zenbon Zakura. Blade of Tempest, kumbaga, mula kay H2. Mga kaibigan, focus kay Secret once again. It gets shut down. Si MB na maalam dyan. But minion wave
is still not there. Double kill for H2. There's a minion wave coming in for the bot. And that's it, ladies and gentlemen. Sa unang araw, na unang linggo ng MPL Season 6, that's gonna be the very first 2-0 of this team. Next play, solid.